Good morning mga babies ni Kuya. Kayo ba ay nagsasuffer sa walang views sa TikTok? Or nagtataka kayo kung bakit nga ba walang tumitingin sa mga videos nyo, walang nagla-likes or walang nagko-comments? Pag-uusapan natin yan ngayon. So without further ado, let's start the video. So, ayun, bago ang lahat, kung di ka pa nakaka-subscribe, please subscribe to my YouTube channel at click the notification bell para ma-inform kayo or ma-notify kayo sa mga next na videos na gagawin natin. Ayun no, alam nyo na yung pag-uusapan natin kasi sinabi ko na kanina at nakalagay na rin sa caption ng video na ito. So, sa last na video natin ay kung paano nga ba magpalago ng inyong mga TikTok account. So, sabi ko sa vlog na yun, sa susunod natin na video ay pag-uusapan natin kung bakit nga ba walang views or nag-stop yung views ng mga videos mo. So, start na natin ngayon. Una sa lahat ay hindi pwedeng walang views ang videos nyo sa TikTok. Kasi every time na magpo-post kayo ng video sa TikTok ay pinupush ito ni TikTok sa For You page. Ibig sabihin, kahit na hindi ka famous, ay pinupush pa rin niya ito sa For You page ng iba. Ang problema nga lang ay hindi nila gusto yung video mo, kaya hindi nila nila-like or hindi nila pinapanood ng matagal. So ito, babasahin natin yung binigay na algorithm ni TikTok sa bagong update para mapunta yung mga videos mo sa For You page. So, user interaction based on your you like or share, accounts you follow, comments, or the content you create. Ibig sabihin, yung mga lumalabas sa For You page nyo ay yung mga gusto nyong content. Ibig sabihin, katulad nung sa videos ko na trivia, pag nilalike nyo yun, kinocomments nyo yun, mostly na lumalabas sa For You page nyo ay mga trivias at saka mga theories. So, ganun nag-work yung mga video sa For You page. So, paano nga ba natin malalagay yung mga videos natin sa For You page? So, mayroon akong ipapakita ang chart sa inyo. So, ito na yung chart kung paano nga ba napupunta sa For You page yung mga videos nyo sa TikTok. So, i-explain ko yan. Nakasulat dito yung mga explanation kasi wala yung cellphone, dinala ni Mama. So, ito na. Number one is ang post na video. Ibig sabihin, pag nagpo-post kayo ng video, ay mapupunta siya sa push to viewers. So, malabong-malabo na hindi magkakaroon ng views ang inyong mga video. So, kung nangyari man na walang views yung mga video nyo, ay punta kayo sa ibang account. Hiramin nyo yung account ng mga classmates nyo, ng mga best friend nyo. I-view nyo yung video na yon, tapos pag bumalik kayo at wala pa rin views yung video na yon, ay i-repost nyo lang para magkaroon ulit ng mga views at mapush pa siya sa For You page dito sa TikTok. Pag na-push to viewer na siya, so ang susunod ay ang performance rating. Ang performance rating ay based sa comments, like, and shares na nangyari doon sa video mo. Ibig sabihin, mas malaki ang chance na mapupunta yung mga videos nyo sa For You page kapag nagre-reply kayo sa mga followers nyo. O di kaya, sinasabihan yung followers nyo na copy link or tatanungin nyo sila para mag-comment sa comment section. So, yun yung pinaka-sikreto. So, kailangan nyo ng interactions ng mga followers nyo. After ng performance rating, dalawa lang ang babagsakan ng videos nyo. Kapag wala masyadong interaction or walang nagla-like, walang nag-comment, walang nag-share, ang babagsakan mo ay ang end push. Ibig sabihin, hindi na ito ilalabas ni TikTok sa For You page ng ibang tao. Depende na lang, kagaya ng sinabi ko, kapag meron mag-like at saka mag-copy link ng video nyo kahit na matagal nang hindi napupush yun. At saka ang pinaka-the best kapag may interactions ka, kapag maganda yung ratings ng videos mo, ay ipupush ulit ito ni TikTok doon sa push to viewers. Ibig sabihin, may chance pa na rumami ang mga likes ng videos mo. So, ganun yung patakaran ng For You page dito sa TikTok.
So ayun, mas advantage ka kapag meron kang content na ginagawa na permanent content mo na talaga. Kasi nga, sabi nga doon sa ano, sa kanina, content you create. Ibig sabihin, dapat ay permanent or patuloy na patuloy yung content mo na ganun. Kasi nga, na-explain ko na yun sa last na video eh. Kasi nga, halimbawa ako, nagbibigay ako ng theories, nagbibigay ako ng mga urban legends. So, kung gusto nila ng mga ganun na videos, ay pwede nila akong stock. Ang ingay ng motor sa labas. So, ayan, pwede nila akong stock. So, ibig sabihin, dapat mayroon talaga kayong content na permanent para mas makilala kayo. So, huwag kayong mag-alala kasi sa next na video, Kuya got you. So, tutulungan ko kayong maghanap ng mga content na bagay sa inyo. Okay? Sa next na video, aabangan nyo yan na para matulungan ko kayo kung paano nga ba gumawa ng content nyo. At saka, paano nga ba maging unique yung content nyo. So, ayun. At saka, bago ko makalimutan, magbibigay nga pala ako ng 5 person na masya-shoutout ngayon sa video. Teka, kukunin ko muna yung copy. So ayun, time for shoutout. Shoutout kay Ramilito Jr. Antoque. Shoutout to Carl the B. Shoutout to Mark Neljen Sebastian Obales. Shoutout to Marieville Antipala. At shoutout kay kay Coke King 7. So hindi pwede yung Coffee King kasi ako yun. So ayun, thank you so much sa panunood. Hoping na mag-subscribe kayo at panoorin nyo hanggang dulo para malaman nyo yung paano talaga nilalabas ni TikTok yung mga video sa For You page. So, ayun, sa next natin na video, pag-uusapan natin kung paano nga ba gumawa ng content. See you sa next videos, guys, at comment na lang yung name at saka location nyo para sa shoutout. Pipili ako ulit ng 5. So, ayun, bye-bye at see you sa next vlog.